Sobra akong nag-alala na mga sandaling malaman kong wala pala si Flynn sa kwarto. Lumabas do ito, sabi ng napagtanungan ko sa labas. Hindi ako mapakali. Baka nasaktan ko siya. Paano kung magbago siya sa akin? Paano kung iiwasan niya ako? Pero tama naman ang sinabi ko, diba? Hindi kami pwede dahil parehas kaming babae. At magkaibang magkaiba ang mga rule namin sa GAP kaysa totoong buhay. Pero bakit ganun? Bakit may bahagi ng puso ko ang nalulungkot? Bakit sa tuwing sinasabi kong hindi kami pwede, ay siya namang paghirot ng puso ko? Gusto ko siyang tawagan, pero hindi ko naman kayang kausapin siya pagkatapos ng mga sinabi ko. Anong gagawin ko? Gusto kong malaman kung nasaan siya. Mag-aalauna na ng madaling araw, pero hindi pa rin ako makatulog. Inaalala ko pa rin siya at ang sinabi niyang gusto niya ako. Paulit-ulit yun sumasagi sa isip ko. Hanggang sa naisipan kong mag-post sa aking Instagram ng emoji. Siguro naman, kapag nalaman niyang masama ang pakiramdam ko, ay tumawag siya. Yun ay kung talagang nag-aalala siya para sa akin. Ilang sandali pa, ay wala pa rin akong text, chat, o tawag na natanggap. Siguro nga, hanggang salita lang si Flynn at wala talaga itong pagtingin sa akin. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata habang hindi ko namamalayang napaluha na pala ako. Ewan ko kung bakit ako umiiyak. Basta ang alam ko lang, nalulungkot ako at nasasaktan. Nanghihinayang na para bang luka-luka na hindi alam ang dahilan. Ilang sandali pa ay may naramdaman akong tumabi sa akin, pero hindi ko yun pinansin. Naisip ko, guni-guni ko lang na nandyan si Flynn sa tabi ko. Bek-bek, tulog ka na ba? Kumusta na pakiramdam mo? Eto, binilang kita ng gamot. Inumin mo muna to. Mabilis kong iminulat ang aking mga mata at nilingon siya. Totoo nga, si Flynn ang nasa tabi ko. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tila bata nagmamaktol kong saad sa kanya. Sorry, galing ako kay Nanam. Pero nandito na ako. Halika, inumin mo muna to para mawala na ang sama ng pakiramdam mo. Wala naman akong sakit eh. Tugon kong bumango na sa pagkakahiga. Ha? Akala ko ba masama pakiramdam mo? Di ba nag-post ka sa IG? Ginawa ko lang yun para malaman ko kung may malasakit ka talaga sa akin. Ha? Bek-bek, alam mo ba na tumakas lang ako sa kanila para matingnan ka? Tapos wala ka naman pala talagang sakit. Ikaw talaga. Pasaway ka rin, oh. Eh, di bumali ka. Pwede naman. Wala naman pumipigil sa sa'yo eh. Becky, bakit ka ganyan? Pagkatapos mo akong basta din kanina, nagkakaganyan ka na. Tanggap ko naman eh kung ayaw mo sa akin. Tsaka nagsorry na rin ako dahil sa ginawa ko. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko, nagpapaalam ka kapag umaalis ka. Para hindi ako nag-aalala. Okay. Ayun lang ba? At saka, gusto ko huwag kang magbabago. Sino naman nagsabi sa'yong magbabago ako? Ano ka ba?
Kaya nga ako nandito eh, kasi nag-aalala ako sa'yo. Lagi naman ako nag-aalala sa'yo. Frin, bakit? Ha? Anong bakit? Bakit mo ako gusto? Kalimutan mo na yun. Huwag na natin pag-usapan pa. Pero hindi ko kasi alam kung anong dapat kong maramdaman. Naguguluhan ako. Gusto kong malaman kung ano ba talaga itong nararamdaman ko. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko maintindihan. Basta lagi lang kitang iniisip. Hindi ka nga maalis-alis sa isip ko eh. Oh, idol kita. Hinahangaan kita dati pa. Pero bakit may iba sa nararamdaman ko? Bakit parang... Frin, I feel safe when I'm with you. Happy ako. Nalulungkot ako. Lahat ng emosyon na nararamdaman ko. Ganun ba ang feeling kapag nagkakagusto? Becky, makinig ka sa akin. Siguro nga ang dami mo pang bagay na hindi alam at ngayon mo lang naramdaman. Pero kung ano man yan, handa akong maghintay. Hanggat sa dumating ang araw na sasabihin mo rin sa akin na parehas tayo na nararamdaman. Gusto kita, Becky. Gusto kita. Mahabang pahayag nito pagkatapos ay hinalikan ako sa noo at dahil doon para tuloy akong batang napaubob sa mga bisig niya at gumuhit ang ngiti sa puso ko. Good morning, baby. Masarap patulog mo? Ano sabi mo? Ang sabi ko, good morning, baby. Huwag ka mag-alala. Kapag tayo lang dalawa, kita tatawagin ng baby. Kasi baka ma-showbiz tayo. Mahirap na. Okay. Sobrang saya ko ng araw na yon dahil sa sarap ng tulog ko. Kayakap ko kasi siya sa buong magdamag. Kaya naman feeling ko, secure na secure ako. Ang sarap pala kapag katabi at kayakap mo ang taong nagpapasaya sa'yo. Becky, tayo na. Baka hinahanap na tayo sa set. Sige. Tugon ko namang nagmamadali. Magkahawak ang mga kamay namin dalawa ni Frin habang pababa kami ng hagdan. Sakto namang nagbablog si Ate Mi. Kung kaya't nakuhanan tuloy kami ng kamera. Hindi ko naman inaasahang magba-viral pala yun dahil lang doon. Ayon pa sa caption ng nagpost, Frin's Lading Lady Reveal. Paano kasi? Hindi pa pinapakita sa TV kung sino ang makakapareha ni Frin sa gap at iyon ang kauna-unahang pagkakataon. May nagsasabi rin na baka BFF daw ako ni Frin. Meron din nagsasabing ako ang girlfriend ni Frin. Pero mas madaming hindi naniniwala dahil lang alam ng lahat ay straight talaga si Frin. Hey, Bek-Bek. Ano yan? Tinitingnan mo pa rin ba yan? Oo. Grabe talaga mag-isip yung mga tao, no? Ganyan talaga sa showbiz. Konting pitik lang, iba na ang dating sa kanila. Pero okay na din yan. At least nagkaroon sila bigla ng teaser sa gap. At kung gaano kaganda ang lady ko. Jesus, nambola ka pa eh.
Miss Becky, sa inyo daw po pala ito. Anang isang staff, sabay abot ng isang kumpol na kulay pulang rosas. Ha? Salamat. Sino nagbigay? Tugon kong labis ang pagtataka. Mabilis kong binasa ang nakalagay sa card. Napalunok na lang ako ng laway nang malamang galing pala ito kay T. Ano? Mabango ba? Tura naman ni Frin matapos kong amuyin ang bulaklak.